Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, September 5, ang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Taguig Continuous Massive Vaccination Rollout, Ways to Get Tested in Taguig, Violations Report, COVID-19 Case Update at Vaccination Update sa Lungsod ng Taguig. Para po sa detalye, Taguig Continuous Massive Vaccination Rollout. Dito sa ating lungsod, tuloy-tuloy ang pagbabakuna kahit na tayo ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine. Ito ay parte pa rin ng ating hakbang para mabigyan ng proteksyon ang mga Tagigenyo sa dalang panganib ng mas nakakahawang Delta variant. Bukod sa mga vaccination hubs na matatagpuan sa iba't ibang parte ng ating lungsod, mayroon din tayong vaccination bus na umiikot sa ating komunidad upang mas mapalapit sa mga tao ang pagbabakuna. Kahapon, September 4, ito ay nakapagbigay ng serbisyo sa 4 na lugar dito sa ating lungsod. Sa BCDA Covered Court ng Barangay Ususan, sa Maharlika Elementary School ng Barangay Maharlika, sa Philippine Army Grandstand sa Barangay Western Bikutan, at sa Koleyo de Santa Ana Gym ng Barangay Santa Ana. Ang lungsod ng Taguig po ay mananatiling agresibo sa paghahatid ng ligtas, mabilis at accessible na pagpapabakuna sa pamilyang Tagigenyo. Ways to get tested in Taguig City. Sa ating patuloy na paglaban sa COVID-19, patuloy rin ang ating pagpapaigting ng ating mga COVID safety measures. Kasama rito ang pagpapalawig ng testing at contact tracing sa ating lungsod. May 4 na easy steps upang magpa-schedule ng testing dito sa Taguig. Una ay maaari kayong magpa-schedule sa pinakamalapit na health center ng inyong barangay. Pangalawa ay sa drive-thru testing sa Lakeshore at BGC. Pangatlo ay sa park and test ng Vista Mall Parking Building. At pang-apat po ay sa mobile testing truck na umiikot sa ating lungsod. Violations Report. Narito ang violations report as of September 4, 2021. COVID-19 case update. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of September 4, 2021. Vaccination update. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of September 4, 2021, nakapagtala ang Taguig ng 635,821 individuals na nakapagpabakuna na. 287,726 dito ang nakatanggap na ng first dose at samantalang 348,095 naman ang fully vaccinated o nakatanggap na ng kanilang second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Mangyari lamang hintayin ang inyong schedule na nakaayon sa ating vaccination priority list mula sa pamahalaang nasyonal. Ang mga taong nasa ilalim ng kategoryang A1 o frontliners, A2 o senior citizens, A3 o persons with comorbidities, A4 o workers at A5 o indigent population ang kasalukuyang binibigyan ng bakuna ngayon at para sa mga susunod na kategorya, antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya. Ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong maprotektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask at face shield tuwing nasa labas. Panatilihin ang 1 metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar.
Ang Tagi-Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Mangyari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa rito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na nakaplas sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinapaalalahanan ng Tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Tagig Registry for Access and Citizen Engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house registration. At habang inihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang TRACE app ang magsisilbing basihan para rito para sa pagbabakuna. Panatilihin natin ang bayanihan sa lungsod ng Tagig habang tayo ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Muli, sumunod sa mga alituntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan, tayo ay makakabangon sa ating pagtutulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. George Tizon, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating Facebook page, ang I Love Tagig, o di kaya naman po pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.